Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa mga nakaraang taon, ang mga ospital sa Estados Unidos ay namroblema sa nararanasan nilang kakulangan sa kanilang staff. Kaya para masolusyonan ang issue, ang kanilang gobyerno ay nag-alok na magandang programa para makahikayat ng mga taong maiengganyong magtrabaho sa iba't ibang mga ospital sa buong Estados Unidos. Sa ganda ng mga benepisyo, ang mga Filipino ay hindi pinalampas ang napakagandang oportunidad at sa loob lamang ng ilang dekada, mahigit kumulang 4% ng mga nurse sa Estados Unidos ay mga Filipino. Nang masolusyonan nila ang kakulangan sa mga nurse at doktor, noong 2015 naman ay naiulat na mga public school ay nahihirapang makahanap ng mga guro. Kaya katulad ng ginawa nila dati, nagbukas muli sila ng programa para sa mga foreigners na gustong maging guro kapalit ng mga magagandang benepisyo. Isa sa mga public school na desperadong nangangailangan ng guro ay ang Española Valley High School na makikita sa state ng New Mexico. Ang eskwelahan na yan ay itinayo noong 1880 pa. Ngunit ang mga estudyante doon ay nanganganib na hindi makatanggap ng dekalidad na edukasyon dahil karamihan sa mga guro doon ay nagre-resign. Ang kadalasan nilang mga dahilan ay dahil sa liit ng sahod, napakaraming mga trabaho, hindi makataong pressure at stress, at karamihan sa kanila ay nakakaramdam na walang nakaka-appreciate sa kanilang mga efforts at ginagawa para sa mga estudyante. Ngunit kung karaniwan sa mga Amerikanong guro ay sinusukuan ang ganyang mga problema, para sa mga Filipinong guro naman ay naging isang malaking oportunidad ito. Simula nang buksan ng Estados Unidos ang pintuan para sa mga banyagang guro, as of 2024, naiulat na meron ng mahigit kumulang na 1,000 mga Filipinong guro ang nagtuturo sa iba't ibang lugar sa buong Estados Unidos. Nagsulputan ang iba't ibang mga foreign exchange program na nag-aalok na magproseso ng iyong mga papeles. Isa sa mga ito ay ang Global Educational Concepts na nag-aalok sa mga estudyante at mga profesional na makarating sa Amerika gamit ang J-1 visa. Isa sa kanilang mga programa ay ang tinatawag nilang Teach USA, kung saan gamit ang kanilang Cultural Exchange Program, sila ang mag-e-endorse sa iyo sa eskwelahan doon at sa loob ng 5 taon, bukod sa pagtuturo ay magkakaroon ka rin ng tsansa na ma-experience ang kultura ng mga Amerikano. Isa sa mga taong natulungan nila na maipadala sa Estados Unidos ay ang Filipinang si Makana. Sa pag-check ko sa background niya, si Makana May Surban Masakayan ay ipinanganak noong May 16, 1996 sa Dumaguete City. Siya ay nag-aral sa St. Paul University, Dumaguete. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang background, ngunit kung titingnan natin ang requirements para makapagturo sa Amerika, maaari siya ay isang guro na sa Pilipinas. O kaya naman ay naging sapat na ang kanyang natapos para mapayagan na siya ay makapagturo sa Amerika. Uulitin ko, yan ay teorya lamang pero ang sigurado ako, si Makana ay nag-aaral pa rin. Ito ay nasa huling semester at ilang buwan na lamang ang kanyang hihintayin at makukuha na niya ang kanyang master's degree. Kaya habang siya ay nagtuturo, si Makana ay nag-aaral din. Hindi malinaw kung anong buwan saktong dumating si Makana sa Estados Unidos. Ngunit ayon sa ulat, noong taong 2020, siya ay naninirahan sa bahay na ito na makikita sa North McCarty Road sa Espanyola. Bilang parte ng Cultural Exchange Program, si Makana ay makikita na nagbigay ng presentation sa iba pang mga guro at doon ay nalaman ko na siya ay magtuturo pala sa Española Valley High School bilang isang special education teacher. Ibinahagi niya na bagamat alam niyang mahihirapan siya sa pagiging guro sa mga Amerikanong estudyante, ay handa siya sa challenge dahil alam niyang siya ay isang matatag na tao. Bukod doon ay ibinahagi niya na ang bagong trabaho at buhay niya sa New Mexico ay makakatulong sa kanya para maging mas mabuting tao at isang epektibong guro. Sa conference call ay sinabi niya na kahit may takot siya na nararamdaman,
ay excited siya dahil alam niya na kahit ano pang pagkakaiba niya sa ibang mga guro, ay hindi naman maipagkakaila na pagdating sa kapakanan ng mga estudyante ay magkakasundo silang lahat. Tinapos niya rin ang kanyang presentation sa pagsasabi na hindi madali ang lumipat sa Estados Unidos. Ngunit panatag ang kanyang loob dahil kahit anong mangyari, ang ahensya na nagpadala sa kanya doon ay hinding-hindi siya pababayaan. Sa mga litratong ito ay makikita mong pagkatapos ng napakahirap na pag-a-adjust sa loob ng ilang buwan, si Makana ay binahagi sa social media na nakagawa na siya ng routine na nakakatulong sa kanya para madaling maka-adjust. Siya ay nagsimulang pumunta sa gym. Minsan ay makikita siyang kasamang inilalakad ang kanyang aso. Pero sa lahat, ang kanyang pinakagusto o passion sa buhay ay ang pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Noong June 15, 2022, Miyerkules, ang gurong si Makana kasama ang ilan niyang mga roommate ay handa na sanang kumain ng hapunan. Nang isang katok ang narinig nila na nagmumula sa front door ng bahay na kanilang tinutuluyan. Nang buksan ng isa sa kanila ang pintuan, ay nagulat ito dahil ang nasa harapan niya ay isang police officer. Nang tanungin niya ito kung anong kailangan ng police, ay ipinresenta nito ang isang arrest warrant. Ang 26 na taong gulang na si Makana ay lumabas ng kanyang kwarto. At habang siya ay pinupusasan, ay binasahan siya ng Miranda rights. Sa court record na ito ay makikita mo kung anong kaso ang isinampa sa kanya. Pero ang hindi sinasabi dyan ay noong February 2022 pa pala siya iniimbestigahan ng mga otoridad. Ang balita ay kaagad kumalat sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo. Kaya para maprotektahan agad ang integridad ng eskwelahan pati na rin ng kanilang mga guro, ang superintendent ng Espanyola Public High School na si Holly Martinez ay kaagad naglabas ng statement. Sinabi nito na dahil sa gumugulong pa ang investigasyon, ay limitado ang maibibigay nilang impormasyon sa mga estudyante at magulang ng mga ito. Ngunit sinabi nila na alam nila na naaresto si Makana. At dahil sa nakakagulat at mapanirang puri ng mga aligasyon dito, ay kaagad nila itong pansamantalang tinanggal sa anumang posisyon na maaaring magbigay dito ng tsansa na makasama ang mga estudyante. Idinagdag din ni Martinez na bukod sa investigasyon na ginagawa ng mga otoridad, sila ay gumagawa rin ng sariling internal investigation at makakaasa ang mga investigador na sila ay makikipagtulungan para agarang maresolba ang kaso. Tinapos niya ang statement na kung mapatunayan na si Makana ay talagang nagkasala, hindi lamang suspensyon ang maaaring matanggap nito, ngunit complete termination ng kontrata ng Filipina. Naging tahimik ang pag-usad ng kaso, ngunit hindi ito nakapigil para ipaalam ng local media sa Espanyola ang ginawa ni Makana. Ang kontrobersyang ginawa ng Filipinang teacher ay hindi rin gaanong naibalita sa Pilipinas. Dahil ang tanging news outlet na nakasagap ng balitang ito ay Inquirer. Habang naghihintay ng petsa kung kailan siya haharap sa hukom, si Makana ay ikinulong sa Rio Arriba County Jail. Ang mga local reporters ay ibinahagi na ang Filipina ay hindi nahirapan na makakuha ng abogado. At noong 1:30 ng hapon noong June 22, 2022, siya kasama ang kanyang defense team ay pumunta sa Santa Fe Magistrate Court. Doon ay nalaman ng publiko na ang 26 na taong gulang na guro ay sinampahan pala ng kaso dahil sa di umano'y nakipagtalik ito sa isang estudyante. Bukod sa mga naunang kaso na isinampa sa kanya, ayon sa mga ulat, ay dinagdaga ng prosecutor ang mga kaso sa kanya. Sumatotal, si Makana ay nahaharap sa 3 mga kaso. Dahil sa hindi pa yun ang paglilitis, ay naging limitado ang impormasyon na inilabas sa publiko. Nagkaroon lamang ng linaw ang lahat noong March 30, 2023. Ayon sa ulat, si Makana ay hindi na lalabanan ng kaso at ayaw na niyang humarap sa jury. At para mapabilis ang proseso at matapos na ang kanyang kalbaryo, ay tinanggap nito ang plea deal na inaalok sa kanya ng prosecutor. Base sa ulat, nag-plead ng no contest si Makana sa lahat ng mga kaso. At kung hindi ka pamilyar sa terminong yan, ang no contest ay nangangahulugan na handa mong pagdusahan ang parusa sa iyo. Ngunit hindi mo inaako at hindi mo itinatanggi ang mga kasong isinampa sa iyo. Sa sentencing hearing ay nalaman ko na base sa police report, ang kanilang investigasyon sa Filipinang guro ay nagsimula nang ang 16 na taong gulang na estudyante
ay nagsumbong sa kanyang juvenile probation officer na siya ay may relasyon kay Makana. Kung ikaw ay hindi pamilyar sa juvenile probation officer, yan ay isang tao na gumagabay sa mga delinkwenteng mga teenager na naliligaw ng landas. Ang pinakamalapit na ahensya sa Pilipinas na maaaring ihalin tulad sa juvenile probation officer ay ang DSWD. Base sa ulat ng nasabing officer na yon, nang binisita niya ang lalaking teenager ay ibinahagi nito na hindi lamang simpleng relasyon ang meron sila ni Makana. Dahil meron rin nangyayari sa kanila hindi lamang isa, ngunit maraming beses na. Ibinahagi nito na ang mga nangyayari sa pag-ita nila ni Makana ay sinabi niya sa principal ng Española Valley High School. Base sa sinumpaang salaysay ng estudyante, sila ay madalas na mag-usap ng 26 na taong gulang na teacher gamit ang social media app na Instagram at minsan ay nagpapalitan din sila ng mga texts. Ipinakita niya ang kanyang Instagram account at doon ay nabasa nga ng principal ang palitan ng mensahe ng Filipina at estudyante. Kaya agad nitong ipinatawag si Makana sa kanyang opisina. Ngunit katulad ng inaasahan, itinanggi nito ang alegasyon ng estudyante at ang kanyang palusot ay di umano'y nahack ang kanyang Instagram. Pagkatapos ng one-on-one meeting ng principal kay Makana ay wala nang nangyari sa investigasyon sa reklamo ng estudyante. Dahil para sa principal, ang alegasyon ay walang katotohanan at yon ay pawang chismis lamang. Dumaan ang ilang linggo at ilang buwan at naipagpatuloy ni Makana ang relasyon niya sa 16 na taong gulang na estudyante. Para sa mga taong magsasabi na baka ginusto rin ng lalaki ang sitwasyon, sa mata ng batas ng New Mexico, ang ginawa ni Makana ay paglabag sa batas. Dahil ang age of consent sa state na yan ay 17 taong gulang. Ibig sabihin, minor de edad ang kanyang kinakalantaryo. Gusto man ito o hindi ang kanilang mga ginagawa, hanggat hindi pa ito 18 taong gulang, nasa batas ng lugar na yon na ang ginawa at ang taong tulad ni Makana ay 100% nararapat na mabulok sa kulungan. Bilang probation officer ng estudyante, isa sa kanyang mga responsibilidad ay pangalagaan ang teenager. Kaya nang malaman niya ang lihim na relasyon nito kay Makana, ay agad itong kinontak ang presinto. Doon ay idinaan nila ang estudyante sa isang interview. Ang binatilyo ay kinuwento na ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala at nakita niya si Makana ay sa isang basketball game. Hindi ko alam kung gaano kakapamilyar sa sobrang pagkakaiba ng postura ng mga Amerikano at Filipino. Pero malaki ang impluensya niyan dahil ayon sa estudyante, noong makita niya si Makana na may taas na 5 feet, sa paningin niya ay tila isa lamang itong estudyante sa kanilang eskwelahan. Pagkatapos ng basketball game, ang kanilang pag-uusap ay ipinagpatuloy nila hanggang lumubog na ang araw. Sinabi rin ng estudyante na bago sila maghiwalay, ay naghalikan sila ni Makana. Kinabukasan, gamit ang kanyang sasakyan, ay sinundo niya ang guro sa tinutuluyan nitong bahay. Dumiretso sila sa isang fast food at pagkatapos nilang makakain, ay nagtungo sila sa sinehan. Ngunit sa halip na manood ng sine ay idiniretso niya ang sasakyan sa parking lot at doon ay may nangyari sa kanilang dalawa. Nang sila ay magkita sa eskwelahan noong sumunod na araw, sinabi ng estudyante na doon niya lamang nalaman na ang kanyang nobya ay isa palang guro. Ibinahagi nito na hindi doon natigil ang namamagitan sa kanilang dalawa. Ayon sa estudyante, kapag sila lamang dalawa sa classroom, ay may ilang beses na dinala siya ng Filipinang guro sa loob ng closet. Para sa mga hindi pamilyar, halos lahat ng mga classroom sa Estados Unidos ay merong maliit na closet o silid na nagsisilbing lagayan ng iba't ibang mga gamit ng guro. Ngunit base sa estudyante, ang silid na yon ay ginamit ni Makana bilang isang kwarto. Doon ay hinalikan at di umano'y hinawakan siya ng Filipina sa maselang parte ng kanyang katawan. Idinagdag niya na minsan ay kinukuha pa ni Makana ang cellphone at nagpapatugtog ito ng musika habang binibigyan siya ng lap dance. Ayon sa mga investigador, agad silang nakakuha ng search warrant sa cellphone ng estudyante at doon ay nakita nila ang mga palitan ng text message ng dalawa at nakumpirma nilang nagsasabi nga ng totoo ang estudyante. Bukod doon ay nakakita din ang mga investigador ng mga videos na magpapatunay na may nangyari nga sa dalawa.
Sa affidavit ng estudyante ay sinabi nito na naniniwala siya na maaaring hindi lamang siya ang estudyanteng karelasyon ni Makana. Sa sentencing hearing na nangyari noong nakaraang taon, ayon sa ulat, si Makana ay dumating sa korte ng naka-face mask. Katabi ang kanyang abogado na si Dory Smith ay naluha ito nang marinig na siya ay paparusahan na makulong ng 3 taon at pagkatapos ay dadaan siya sa tinatawag na probation. Ibig sabihin, kung matapos niya ang kanyang sentensya ay hindi doon natatapos ang lahat. Dahil ang gobyerno ng New Mexico ay aatasan ng isang probation officer na i-monitor ang kanyang mga galaw. Pagkatapos mabasa ang kanyang sentensya, ang abogado ni Makana ay sinabi sa hukom na walang plano ang kanyang kliyente na manatili sa Estados Unidos. Bagkus ay gusto nitong bumalik sa Pilipinas. Nakiusap ito sa judge na sa lalong madaling panahon ay gusto na ni Makana na makabalik sa Dumaguete. Kaya hiniling ito sa hukom na utusan ang korte ng Santa Fe na i-release ang passport ni Makana na naiulat na kinumpiska noong ito ay inaresto. Bago magtapos ang sentencing hearing, ang hukom ay agad inutusan ng korte na i-release ang passport ni Makana. Bukod doon ay naglabas din siya ng memo na nagbabawal sa lahat ng public school hindi lamang sa New Mexico kundi sa buong Estados Unidos na kunin bilang guro si Makana. Pagkatapos ng balitang yan ay wala na akong makita kung nakalabas na ba ng Amerika si Makana. Ngunit malaki ang posibilidad na ito ay nakabalik na sa Dumaguete City. Ang dating guro sa Spanola Valley High School na aktibo sa social media ay nag-deactivate ang kanyang Meta account at ang kanyang Instagram naman ay pribado. Kasabay ng pag-plead niya ng no contest noong 2023, ay opisyal din siyang tinanggal sa kanyang trabaho sa Spanola Valley High School at nirevoke din ang kanyang working visa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!